Walang sabi-sabi, nitong Sabado, 7 Oktubre, ginulat ng grupong Hamas na Islamic Resistance Movement o militanteng grupo ng Palestine ang Israel. Matapos sorpresang atakihin ang bansa sa himpapawid, karagatan at kalupaan nito, kung saan din naging dahilan ng pagkasawi ng maraming Israelis. Ganti naman ang Israel, binomba nila ang Gaza, kung saan daan-daan din ang binawian ng buhay. Ito rin ang naging hudyat ng giyera sa panig ng dalawa na may matagal ng sigalot. Ayon sa reports ng Israeli media nitong Sabado, umabot na sa 600 katao ang nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas, habang ang sugatan ay umabot na sa mahigit 2,000 katao. Ayon naman sa Palestinian Health Ministry, ay nasa 370 katao naman ang nasawi at 20,000 katao na rin ang sugatan dahil sa engkwentro. Bago tayo dumako sa video, ang Hamas ay isa sa pangkat na may hawak sa Gaza Strip, ang makitid sa bandang kaliwa ng Israel at namumuno rin sa West Bank na nasa kanang bahagi naman. 2 teritoryo na mga Muslim na Palestinian ang nakatira, kasama ang East Israel na binansagan itong Israel Occupied Territory. Mga kawawmazing, ating alamin kung bakit nga ba nagsimula ang sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Palestine at kung ano ang pahayag ng mundo tungkol dito. Nitong Sabado ng umaga, ang Hamas na Palestinian Armed Group ay isinagawa ang Operation Al-Aqsa Flood laban sa Israel. Matatandaan noong 2021 ay nagkaroon din sila ng 11 araw na giyera. Ayon sa grupong Hamas, nagpakawala sila ng 5,000 rockets. Unang umatake ang grupo sa Simchat Torah, isang holiday at konklusyon ng isang linggong Jewish festival na kilala sa tawag na The Feast of Tabernacles. Ayon sa Israeli Army spokesperson, ang Hamas o mga Palestinians daw ay umatake mula sa lupa, dagat at himpapawid. Ito'y walang sawang pagpapaputok ng baril, pambobomba, pagpapakawala ng rockets at iba pa. Pero bakit nga ba inatake ng Hamas ang Israel? Ayon kay Hamas spokesperson Khaled Kadomi, ang ginawa nilang military operation ay response sa lahat ng atrocities o pagmamalupit na hinarap ng lahat ng Palestinians sa loob ng ilang mga dekada. "We want the international community to stop atrocities in Gaza against Palestinian people, our holy sites like Al-Aqsa. All these things are the reason behind starting this battle," dagdag pa niya. Hinimok ng military commander ng Hamas ang lahat ng taong may baril na lumaban at sumali sa pwersa nila. "Everyone who has a gun should take it out. The time has come," wika pa nito. Idineklara na din ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang bansang Israel ay kasalukuyang nasa giyera laban sa Hamas, na armadong grupo ng Palestine. Formal na ring inanunsyo na magsasagawa na ng mahalagang military steps upang madepensahan ang bansa laban sa mga terorista. Pinakawala ng Hamas ang rockets sa malayong hilaga ng Tel Aviv. Nagpadala din sila ng mga fighter sa timog Israel. Ayon din sa Israeli media, may mga gunmen na nag-open fire at kasalukuyang kumakalat sa social media ang nasabing video. May report din na nagsasabing ang mga Hamas fighters ay nakontrol na ang ilan sa maraming matataong lugar sa Israel, na ang residente dito ay nagmamakaawa ng tulong sa kanilang gobyerno. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ulan ng bala sa Southern Israel. Ang United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA ay umabot na sa mahigit 20,000 katao ang lumikas at nag-evacuate sa 44 na eskwelahan na malapit sa Gaza nitong Sabado ng gabi. Maraming bansa ang kinondena ang pagsasagawa ng sorpresang atake ng Hamas. Ito ang mga bansang France, UK, India at iba pa. Subalit ang iba naman ay nagpapaabot ng suporta sa Palestine. Ito ang mga bansang Spain, South Africa, Syria at iba pa. Sa North America, kaliwat kanan ang protesta ng suporta para sa Palestine sa US cities katulad ng New York at Chicago at sa Canadian city of Ottawa. Nakakatakot kapag nag-escalate pa ang giyerang ito dahil baka mangyari ang ikinakatakot ng lahat. Mag-umpisa ang 3rd digmaang pandaigdig. Lalo triggered pa ang China sa maraming bagay. Baka biglang magwatak-watak ang alyado ng bawat bansa at magsimula na ang 3rd digmaan. Huwag naman sana. Sana, kapayapaan pa rin ang mangibabaw. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat.
Kayo mga kawawmazing, ano ang opinion ninyo sa usaping ito? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section.